So ayun, hello po, ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayan, panibagong video naman po tayo ngayon mga kaibon, kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol po sa colony. So ano ba yung dark side na tinatawag sa colony breeding? So tara mga kaibon. So kapag ka tinawag po anon mga kaibon na dark side ng ano ng colony, siyempre ang unang-unang may isip natin noon baka may kumbaga nagpapatayan yung mga ibon doon sa loob ng colony. So minsan ang mga nangyayari pa noon, minsan nagtutukaan sila, minsan naghahabulan, and then minsan nag-aagawan sila sa nest box. So ang nangyayari po kasi noon mga kaibon, lalo na kapag nagbreed ka no sa colony, minsan lalo na ang mahirap noon, lalo na kapag may nag-uukupa na doon sa ano sa pugad ano, tapos sabihin na natin na may itlog, o kung hindi naman kung halimbawa may inakay na doon sa loob ng pugad. Tapos sa mangyayari noon, may mga ibon po kasi tayo minsan na minsan nang-aagaw ano ng pugad. So ang nangyayari noon, kahit na may mga nag-uukupa na doon sa pugad, aagawin at aagawin nila yon kahit na may mga inakay na doon sa loob. So ang gagawin nila doon, papatayin nila yung mga inakay na nandun sa loob ng pugad. And then siyempre yung mga parents nung inakay, siyempre kumbaga po protektahan nila ano yung mga inakay nila doon sa loob, para kumbaga hindi maagaw ano nung ibang ibon na gusto rin mamuga doon sa nest box o doon sa pugad. So ang nangyayari, nagkakaroon na ng ano ng patayan ano, minsan nagtutukaan sila, minsan naghahabulan dyan sa loob ng colony. Kumbaga masasabi ko ito mga kaibon ano, kasi kumbaga nangyari na po yun mga kaibon nung nagsisimula pa lang ako sa pag-aalaga ng ibon. So ang cage or ang breeding cage ko po kasi noon na ginagamit yun sa mga ibon ko ano, kumbaga ang ibon ko pa lang po noon halos lahat ang mga parakit pa lang, wala pa akong mga kakatil, wala pa akong mga African. At ang sukat po nung ano nung cage or nung breeding cage na ginagamit ko, 80 by 80 by 150 centimeter. So ganun po kalaki yung breeding cage na ginagamit ko nung nagsisimula pa lang ako sa pag-aalaga ng ibon. Hindi kagaya nito ngayon na medyo malaki na no yung ano yung cage na ginagamit ko dito. Minsan nga ang tawag ko na dito is ano na to, ang colony, mini colony na po to. Pero hindi po ako dito nagbi-breed, kasi yun nga po yung iniiwasan ko, yung mag-away yung mga ibon ko diyan sa loob. And then mas maganda rin po kasi na mag-breed kapag yung mga ibon mo may kanya-kanyang mga breeding cage. So nung nagsisimula pa lang po kasi ako nga kaibon sa pag-alaga ng ibon, ang mga ibon ko noon, mga parakit lang na nandun sa ano sa loob ng malaking cage na yon na 80 by 80 by 150 centimeter. So kumbaga sa ganun kalaking breeding cage, siguro mga 5 or 5 pares ang nandun. Siyempre kanya-kanya silang nest box. So ang nest box ko nga nun na ginagamit, hindi pa gaya ng mga nest box na ginagamit ko sa ngayon. Kasi ang ginagamit ko nun, halos ano lang yung mga
yung mga coconut shell. So yun lang ginagamit ko noon. And then syempre napatunayan ko na yun ano mga kaibon na kung urbaga nakita ko na yun na nag-aagawan sila ng nest box lalo na ang masaklap kapag ka may inakay na yung ano yung pares na naka-okupa doon sa ano sa pugad tapos halimbawa gustong mangitlog na naman yung isang pares ano ang aagawin at aagawin nila yon. So ang talagang matapang ano mga kaibon kapag ka gano'n na mga nag-aagawan na ng ano ng nest box. Yung hen po mismo yung ano yung talagang matapang ano nang aaway talaga yun nung nag-uukupa na dun sa pugad na gusto niyang pangitlugan. Kung matatandaan niyo ano mga kaibon nung mga nakarang araw, so di ba dito sa ano yung ginawan ko rin yung ginawan ko nga din po ng content ano yung may mga dugo diyan sa perch kasi nga may nabuli dito sa akin na ibon yung parakeets. Kung makikita nyo yung ano yung nandun sa may gilid na yon na rainbow yung doon sa pinaka may gilid ano yung nakatalikod. Kumbaga kakabalik pa lang yan ngayon diyan sa colony kasi ano naman na yung sugat niya kumbaga okay naman yung sugat niya. Yan po yung ano yung nabuli nung isang breeder natin dito na ano na Alps 2. Kasi ang sa ganyang ano po sa mga colony ano kapag kahalo-halo yung ibon gaya nito kahit na malalaking ibon basta gusto mang buli nung ano nung African mambubuli at mambubuli yan kahit na yung mga kakatil ko diyan hinahabol yan ng mga African ko na mga malakas mambuli. So sa ngayon kung makikita nyo ano mga kaibon kunti na lang yung ibon ko dito sa loob ng aking colony na to kasi isinalan ko na nga dito sa ano dito sa breeding. Ayan andito na sila ngayon andyan na yung mga breeder natin na ibon bali tatlong pares ng African and then tatlong pares din ng mga parakeet. So andito na kaya kung makikita nyo ano mga kaibon konti na lang yung mga ibon ko dito sa colony halos mangilan-ngilan na lang ano. So yan po yung mga tira na kumbaga hindi pa sila ready na i-breed. Kasi nga yung iba dyan halos mga bata pa. And then ito yung mga kakatil ko dito wala pang nest box or wala pa akong nest box na nagagawa. So dito ko balak ilagay dito sa isang cage na to kaso wala pa akong ano nagagawa na nest box. So advice ko po ano sa mga newbie pa lang ano sa mga baguhan pa lang na mag-alaga ng ibon. So kung balak nyo po na mag-colony breeding siguro mas maganda po na gawin na lang natin kumbaga kanya-kanya na lang po ano na breeding cage. Kasi mahirap nga po kapag nakikita natin na may mga namamatay ng ibon doon sa loob ng colony. So mahirap din ano kasi lalo na kapag yung mga ibon mo na yun kumbaga importante yun para sa iyo kasi yun yung mga inaasahan mo at mga magaling mag-breed tapos biglang mamamatay lang ano kasi dahil doon sa mga ibon na mga malakas mambuli.
Pero syempre may advantage din ano ang colony na breeding, kasi ang colony breeding po kasi mga kaibon, kumbaga hindi siya ganong makioras ano, hindi kagaya sa ano kanya-kanyang breeding cage, kasi sa paglagay pa lang ng ano ng patuka tapos ng mga tubig, ng mga vitamins, marami ka talagang oras na gagamitin, hindi kagaya dito sa colony, isang lagayan lang okay na eh, kung sa doon lang sa patuka at saka doon sa tubig na may mga vitamins. So yun po yung advantage ng colony breeding. So yun lang po ano mga kaibon, ang kaunting kaalaman naman po ano na i-share ko sa inyo ngayon patungkol sa dark side ng colony breeding. So salamat po ano sa inyong lahat mga kaibon. God bless po sa inyong lahat mga kaibon. Happy birthday po.